Hey guys, welcome to my channel. It's me again, Manang The Bing Family. Kumusta kayong lahat guys? Ayan. Sa mga bago pa lang po na napadpad sa aking maliit na bahay ay please do subscribe my channel, mag-like, mag-comment, at mag-share. Ayan. Kung di naman ka-share-share, eh wag na lang po. Ayan. So marami pong salamat sa inyong lahat. Guys, ang ating pag-uusapan ngayon ay siyempre tungkol ulit sa pag-a-abroad. Related lahat sa ating pag-a-abroad. Ayan. Para naman na ang mga bago na nagbabalak na mag-abroad ay meron silang mga ideya na makukuha sa atin. So, guys, kung itatanong ninyo na kung madali bang mag-abroad, may mga isasagot tayo dyan, syempre. Isa sa mga dahilan na mapapadali tayo sa pag-a-abroad ay una, kapalan lang ng mukha. O, syempre naman, di ba? Dapat makapal yung iyong pagmumukha. Bakit ko nasabing dapat makapal yung pagmumukha mo? O pagmumukha ko? Dahil tayo ay napunta dito sa abroad, yan. Makapal yung ating mukha. Makapal na kung mahiyain ka ba naman guys at mag-a-abroad ka, may balak kang mag-abroad, sa palagay mo ba makakaya mo yung pakikipag-usap sa tao? O di ba nga? Kaya ako nasabing makapal dapat yung kapag ka gusto mong mag-abroad, kasi nga naman ay makikipag-transact ka sa mga tao na kung saan sila yung magiging daan upang ikaw ay mapunta sa ibang bansa na magtrabaho. Ayan, di ba nga? Una pa lang may interview na. Uso kong mahihain ka, sa palagay mo, masasagot mo lahat yung interview ng magiging amo mo just in case. At syempre, yung kukuha ng information mo. Di ba? Kapag tinanong ka, anong pangalan mo? Di ba? Pati pangalan mo, hindi mo masagot. Pwede ba yun? So, dapat talaga, kapag nag-a-abroad ka, yung meron kang kapal ng mukha. Yun yun. In a sense na, syempre, yung kapal ng mukha na yan, yung magagamit mo pagpunta ng abroad. Hindi yung kapal ng mukha na yung ano naman, yung walang hiya, kumbaga na in a bad manners. No. Yung makapal ng mukha, in a good manners, kumbaga. So, yon ang una. Dapat makapal ang mukha mo kapag ka ikaw ay gusto mong mag-abroad or kung gusto mo na mapadali ang iyong pangingibang bansa, working abroad. Ayan. So, may pangalawa pa ako, guys. Ayan. Para mapadali ang iyong pag-abroad. Ayan. So, ang pangalawa natin, guys, ay malakas ang loob. Ayan. So, lahat naman tayo dapat talaga guys ay dapat yung ating kalooban ay may lakas, malakas ang ating loob sa di-decide ng ating mga desisyon gagawin sa ating buhay. Ayan. Dapat malakas ang ating loob. Kasi kung hihina-hina ka, lalamya-lamya ka, sa palagay mo ba, makakayanan mo ang mga pagdadaanan mo kapag ikaw ay mangingibang bansa. Naku guys, sa pag-prepare pa lang ng ating mga papeles pagpunta abroad ay kinakailangan mo na ang kalakasan ng loob. Bakit ka mo? Bakit ko nasabi ito? Halimbawa na lang, yan, manggagaling ka sa probinsya. O, tapos, yung agency mo ay nasa Manila. Example, nasa parting Ilocos ka, o parting Visaya ka, o Mindanao, yan, Luzon. Ang yung agency ay dito sa Manila. Diba? Tapos ikaw ay manggagaling sa probinsya. O ikaw, syempre ikaw, luluwas ka papunta sa Manila upang maglakad ng iyong papeles. Kasi doon lang naman mo mailalakad yung mga papeles mo papunta ng syudad. So, dito pa lang guys, ay mangangailangan ka na ng kalakasan ng loob. Diba? Diyan pa lang sa daan ay magkakaroon ka na ng kalakasan ng loob. Dapat. Kasi hindi mo alam yung mga tao na makakasalumuha mo. Hindi mo alam yung mga tao na makakasama mo. So, dapat na ikaw ay may malakas na loob. Importante talaga to guys, na kapag kayong nangingibang bansa ka, ay may lakas ng loob ka upang ikaw ay makapunta abroad. Isa din yan sa upang mapadali ang iyong pag-a-apply papuntang abroad. So, pangatlo, ito ang pinakasahub sa lahat ng bagay. Yung may tiwala ka sa iyong sarili.
Ba? Ang ganda ng term guys eh, no? Nakaka-encourage itong salita na ito. Yung may tiwala ka sa sarili mo. Kapag may tiwala ka sa sarili mo guys, alam mo na sa sarili mo na ikaw ay siyempre magtatagumpay ka, may tiwala ka sa sarili mo. Kasi ang lahat ng nasa isip mo noon ay puro positibo. Oo, andyan na yung papasok sa isipan mo yung mga negative thoughts. Pero siyempre, dahil sa may tiwala ka sa sarili mo at sinasabi mo sa sarili mo na kaya mo to, kaya ko to, ba? Makakapasa ako sa lahat ng mga pagdadaanan ko. Maihahanda ko lahat ang mga papeles na kakailanganin ko papunta abroad. At nagtitiwala ako sa sarili ko na kaya kong maipasa ang mga interview. Tiwala sa sarili guys, ang kailangan mo kapag ka ikaw ay nag-a-abroad upang mapadali ang iyong pagpunta abroad. Ito ang mga kakailanganin mo upang ikaw ay makapag-abroad. At ang pangapat guys, yan, syempre may pang-apat pa tayo. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ayan, di ba? Though lahat yung mga sinabi natin ay importante, lahat ng mga yon ay talagang kailangan na nasa iyo ang lahat ng mga ating binanggit. Yung number one, number two, number three, at ang pang-apat na ating babanggitin ay dapat meron ka nito. Napaka-importante ito guys. Pag gusto mong mag-abroad upang mapadali ang iyong pag-abroad. Kaya sinasabi ko sa inyo na madali lang mag-abroad kapag ka meron ka ng mga bagay na ito. Yan, na-discuss na nga natin iyong pangatlo. So, di ba? Refresh lang natin. Yung una na ating binanggit ay dapat makapalang mukha. Yan, dapat makapalang mukha. Kasi parang ganito yung ating pagmumukha, makapal. Yan. At pangalawa, syempre dapat malakas ang loob mo. Yan, di ba? Nabanggit natin. Kailangan malakas ang ating loob. At ang pangatlo, syempre, yung may tiwala ka sa iyong sarili. At ang pang-apat, ito na yung ating huli na babanggitin. Yung pang-apat, guys, ay dapat na, syempre, may pera ka dapat. Kasi sa paglalakad mo pa lang, kapag ka ikaw ay gusto mong mag-abroad, kinakailangan mo dito yung meron kang sapat na pera upang ikaw ay makapag-apply upang ikaw ay papuntang abroad. Di ba? Number one yan, dapat may pera ka. Kasi kapag ka wala ka namang pera, lalo na. Siyempre kapag ka, wala ka pang passport, o sa pagkuha pa lang ng passport, guys, ay mangangailangan ka na ng pera. Yung nga sabi ko nga sa inyo, kapag ka nanggaling ka ng probinsya, kung paano ito kukunin at kailangan ka pang lumuwas ng bayan or di kaya naman ng Manila, ay siyempre kaya kailangan mo dito yung pera upang makakuha ka ng iyong mga requirements tulad ng passport. Ayan. At kung ano-ano pa na mga kakailanganin yung pagpunta abroad. So talagang number one ito na kailangan mo guys na dapat meron ka ay pera kapag ka gusto mong makapunta abroad or mag-apply abroad. So pera talaga guys yung solusyon upang ikaw ay makapunta abroad. Though na kung yung mga nabanggit na tatlo ay meron ka na nito, o syempre dapat sa panghuli, yung pang-apat na kailangan mo dapat ay may pera ka. Sa mga, lalo na sa mga agency. Sa medical pa lang kasi guys, ay kailangan ka ng magbayad. At kung ano-ano pa, yung mga sinisingil ng isang agency. Para lang ikaw ay ma-process mo lahat yung mga kakailanganin mo pagpunta ng abroad. So, bago tayo magtapos, guys, meron lang akong isang sasagutin na isang nag-comment sa ating isang vlog. Ayan. At sabi niya dito ay, mula kay Jen Ato, yung tanong niya, guys, ay magkano po ang gastos papuntang Cyprus ex abroad na? Yan yung kanyang tanong. Miss Jean Ato, ayan, salamat sa iyong pag-comment at napadaan ka sa aking vlog. Sa aking pagkakaalam at sa aking mga nakakasalamuha at nakakausap din ay sabi nila ay depende sa isang agency yan. Kasi alam nyo naman at alam ko din na ang paniningil ng isang agency ay hindi pare-pareho. Ayan. So merong mahal na agency at meron ding makakamura ka sa agency na ito. So, nasa sa iyo yan. Kapag ka ikaw ay mag-a-apply, kailangan mo talaga na
para ka ding ano eh, alam mo yon, yung parang pagka gusto mong bumili ng isang bagay, eh, kailangan mo ding mag-canvas. Yan, yung word na canvas eh. Or mag-inquire. Yan, yun yung ibig kong sabihin naman kapag ka ikaw ay mag-a-apply. So, kapag ka sa mga gamit naman, eh, di ba, mag-i-canvas mo muna kung ito ba ay mura. At syempre, importante kasi dyan guys, kailangan yung pupuntahan na agency ay kailangan mo muna alamin ito kung ito ba legal na agency o legit na agency, I mean. So, kailangan mong mag-inquire at tanungin at pagkumparahin ang mga agency na iyong mapupuntahan. So, kailangan mo talagang magtanong-tanong, kumbaga, sa mga agency. At pagkumparahin mo sila na saan yung alam mong makakamura ka at ito naman ay legit, ay dun ka. Ayan. So, nakadepende kasi yan sa agency dahil hindi naman sila pare-pareho ng singil. Yun nga lang, ang advice ko lang ay talagang piliin mo yung agency na ito ay nagpapalipad talaga papunta dito sa bansang Cyprus. Kumbaga ay talagang legit. So, yun lang, Miss Jean, salamat sa iyong pag-comment. At guys, ano, yun pala yung ating gagawin. So, sa mga po makakapanood at pag nag-comment sa isang sa mga vlog ko, ay atin itong sasagutin at atin itong i-flash. After ng pagbablog ay atin sasagutin itong mga katanungan ninyo. Ayan, siyempre i-flash ko din po yung inyong mga pangalan dyan at i-shout out ko kayo. So, Miss Jean, thank you very much sa iyong pag-comment sa aking vlog. At good luck kapag ka gusto mong magpunta rito. Ayan. Hanggang sa muli guys, marami pong salamat at ito muli ang inyong Manang Dabing Family! Bye guys! Bye!